Magandang araw sa inyo lahat mga kabayan. Sana po nasa mabuti po kayong kalagayan. Mga kabayan, yeah. Ito po tayo ngayon, makakausap natin tong ating kabayan dito sa Saudi Arabia. Nagtatrabaho po siya dito sa Petromin. Yan po. Ang trabaho niya. So tanungin natin siya kung gaano siya katagal sa Saudi Arabia. Kabayan, kamusta ka na? Kamusta ang buhay-buhay dito sa Saudi? Okay lang, maayos din. Kabayan, tatanong ko lang kasi, marami kasi nagtatanong sa akin, mga kasama ko rin, mga OFW dito. Napapansin ko, maraming tumatagal dito sa Saudi Arabia. Ngayon, ikaw kabayan, ilang taong ka na nagkatrabaho sa Saudi Arabia? 2 taon pa lang. Oh, bago pa? Oo, bago lang. So, sa 2 taon mo na yan, siyempre bago ka pa, siyempre naano mo pa yung homesick. Paano mo nalalabanan yung homesick sa loob ng 2 taon? Nililipang ko lang sa mga kaibigan para yung homesick. Tapos ano pa yung mga ginagawa mo? Kaya paano sa mga pamilya nyo? Sa pamilya ko, lagi naman tawag, video call para iwas homesick minsan. Sige, kailangan natin yun eh, para makasurvive sa Saudi Arabia. So, ibig sabihin, bago ka pa lang sa Saudi Arabia, kabayan? Oo, bago lang, kabayan. Paano yan? Nang 2 years mo na dito, siguro naman, meron ka na naipon. May konting ipon na rin. Kasi paunti-unting pundar. Para balang araw, meron pa kakita ng pagod. Yun yung maganda. Bagay, nakapagpagawa ka na siguro ng sariling bahay, kabayan, ano? Wala pa naman, plano pa lang. So, yun pala. So, sa tagal mo dito, mga 2 taon, ano yung mga nagustuhan mo sa Saudi Arabia? Yung pamumuhay ba rito? Trabaho, okay naman yung trabaho. Pero diferensya pa rin yung pamumuhay dito kontra sa Pilipinas. Dito, magandang sahod eh. Sa yun. Pilipinas, eh. So, yan yung isa sa mga nagustuhan mo rito, yung sahod sa Saudi Arabia. Tapos, paano naman yung mga ano dito, yung mga bilihin? Pwede mo ipagkukumpara sa atin yan. Yung mga bilihin sa atin, ang diferensya dito sa atin, lalo na sa mga gulay, fresh sa atin. Hindi ka makakabili ng fresh. Pero dito, kaya mong bumili, kahit huwag ka lang mag-convert sa peso. Para makabili ka ng makain mong maayos. Pagkano, kasi madalas nakikita ko mga babayan na umuwi, talagang marami nabibili mga gadgets. Ano bang kaibahan niyan sa Pilipinas saka dito, di ba? Parehas lang? Dito, mas mura ang gadget, saka mas matibay. Mas mataas ang kalidad ng gadgets dito kontra sa Pilipinas. Kaya pala maraming bumibili na na mga OFW ng mga gadgets dito, ano? Oo, yun ang diferensya kasi kahit parehas silang made in China, high quality yung andito. Kasi sa Pilipinas. So kabayan, ano naman na may advice mo sa mga baguhan, yung mga nagbabalak pumunta ng abroad? Konting tiyaga lang, kung wala silang tiyaga, ma-homesick sila dito. Kailangan masipag ka, huwag ka maging tamad. Yun. Para maganda ang performance sa trabaho. Maraming salamat kabayan sa pag-share mo. Sana marami silang ma-inspire sa mga maikli mong kwento dito sa buhay sa Saudi Arabia. Aywa. Ganon din sa iyo. Maraming salamat po ba. Maraming salamat po sa panonood sa aking video. Sana po nagustuhan niyo ang video ang ginawa ko. Huwag niyo pong kalimutang i-share mga kababayan. Marami pong salamat.